Ayan, so nandito po tayo ngayon sa ating Triple Crown Series. Kung saan, as promised, mag-i-interview tayo, makikita nyo later. So para mas maganda ang giya nyo, ito yung pinaka-updated na mga trangko, na mga kabayo, mga latest workout for the past 2 weeks na mga sasali sa Locally Bred, Triple Crown, o Full. So sana yung information na mabibigay natin ay magandang basihan nyo sa up-and-coming na Triple Crown Series. Ayan, sabihin mo, manood na lang muna kayo, tapos after, mamaya may konti akong analysis kung saan ang tingin ko personal, my personal opinion, habang wala pa yung mga kakolab ko na dito sa Triple Crown Series. Load na! Sa mga, kasi alam na natin sa na-interview ko na ikaw regarding sa yung Triple Crown, yung mga unong kurenta natin. Meron ka bang tatakbo sa mga Locally Bred o sa Hukul? Sa Rear or Locally Bred, Light Bearer. So ano, maganda na tinakbo niya, kalaban si Sky Story din, sila rin. Nakita-kita, mas mahaba lang ngayon. Yung strategy mo ba dyan, babaguhin mo na? Kasi nung una, inuna yan eh, kalaban si Sky Story nung huling takbo. Ngayon ba, tingin mo, mas mahaba karera? Mas iuuna mo ba yan? O, iba yan. Siyempre, iba na. Naubligo ng karera na ang abo. Dahil discard yung panalo, siyempre. Oh. Anyway, meron ko pambigay kay Light Bearer mula nung huli siya tumakbo? Kasi milya to eh, siyempre, iba to na dinagdagan mo. Ano binigay mo sa kanya? Puro half mile. Half mile lang. Pero mga 24 naman, malamang. So medyo in-expect mo din ba ito si Kabayo? Nalaki ang chance, ha? Tingin mo sino makakalaban mong mahigpap? Ano yung Sky Story sa sekretary? Sky Story sa sekretary. Sekretary, mabuti, 140. Oo nga, yung sekretary daw, 41, balitang balita dito. Pero siyempre, dahil nga baka mahabol ka agad, may ibang story, ha? So depende sa discount niyan yan. Siyempre, hindi ko pwede kayo yung tanong yan kung ano discount niyo. But anyway, good luck sa ML stable. Ayan. Thank you. Ayan, good morning. Kasama natin ngayong umaga si Trainer Jason Sordan. So, sa Triple Crown Series, sa Triple Crown, wala ka nga ito. May parang nandaka ka doon araw. Wala nun? Stolen Ola. Sa'yo naman magsimula yan, di ba? So, ngayon, ano ba tingin mo doon ang chances sa Triple Crown? Ano ba tingin mo? Wala ka yung chance nun. Tingin mo, horse to beat yun? Okay. Wala ka yung panalo nun. Meron ka pang entry sa Hopeful? Si Manu po sa ano? Si Manu po? Scratch eh, may scratch. Ah, bakit may scratch? Nag-vicious? Hindi pumasok sa para. Ah, so kulang nag-hold sa vicious run. Eh. Sayang. So sayang. Yun sa nang tune-up mo. Oh, yun. Tapos sa Locally Bred? Si Keep the Trick. Keep the Trick kay Mr. Havel Red. Mabuting kabayan ah. May panalo. Pero matagal na hindi tumatakbo. Matagal na hindi tumatakbo. Hindi, napahinga po kasi yun. Tapos ngayon, okay naman siya, nag-barrier, nagbabarrier. Ano ba huling barrier niya? Sa 1-2, doon sa Malbar. Tinuturuan namin sumunod kasi laging gigil sa inami. Kasi mauna. Pero ngayon, tinanggalan namin ang tapaw. So, gumanda na. Anong naging preba niyo nung huli? Nung huli? May bigay ko ba dyan pamilya? Dahil siyempre, bigla tatakbuhan natin, ano? Nakaraan lang, 47. 47? Hindi naman bigo. Tatlong X pa? Oo. Tsaka ano, malamig na siya. Anong 3 squatos niya? Nakapagbigay ako dito nun, 1D6 lang. Aba, 1D6, may panlaban na yan. 25 dating? Hindi naman lang. Tsaka hindi naman bigo. So tingin mo sino makakalaban mo sa Cube the Trick? Tingin mo sila mga horse to beat naman doon? Prime Billing, medyo... Tingin ko, Prime Billing. Medyo talagang inahanda nila may... Medyo parang angat eh.
Sino, so yun ang mga discarding timbangan ka muna. Oh, kung mananalo, mas maganda. Kung mananalo, paano ka, libre ka sa amin. Anyway, thank you, good morning, Trainer Jason Soydan. Ayan, good morning. Palindon eh, meron ka tapos sa Local Libre o Hopeful? Local Libre. Si Orange Bell. Orange Bell. Paano mo tayo na siya dito matapos? May nga dalawang buwan? Tatlo. Dalawang buwan. Ano tingin mo ang chance niya sa Local Libre? Kailangan makakuha ng magandang presyo. Oo, kasi 14 yun. Well, oh, hindi rin mate. Yung brakes aparato, importante. Yung pala ng kanyang hinetes? Si Pap? Hindi, si Uno. Ah, si Uno. Ako yung regular rider. May mga bigay ba si Orange Bell? Oo, oh, may mga. This past 2-3 weeks? Hindi, nung una kasi nagabula ko, puro barrier lang. Ah, barrier? So wala siyang trangko recently? Nung bago mag-barrier, puro ang trangko din, 2-3 quarters. Tapos, which is? Mga 1-15? Hindi, 1-18 lang. 1-18. Pero 24-25 na din. 25. Ah, di maganda na rin. So basic lang. Tapos yung mga barrier niya, milya. Milya, o. Mga 1-44? 44, 2-4. So, anybody's chance naman yung ano eh. Yung sino maganda brakes niyan, 14 na kabayan. Good luck, good luck. Pero marami naman umaasa sa ano eh, up. Nakabawi raw doon si Dante, apat ang kanyang entry doon eh. Kasi doon sa Triple Crown, laro kabiyado siya, tatlong entry siya naman doon ako kung mapara ako. Anyway, pari doon yung good luck. Okay, thank naman you, thank you. I'm with your, with Juan, sa Bell Racing. Thank you, thank you. Thank you. Ayan, good morning, kasama ko natin si Richard Dupas. May entry ka sa Hopeful? Yes. Hopeful ano, ba? Hopeful. Mas pa, early voting. Early voting. Yung kabayong maraming pinatalo sa akin. Hopeful ka dyan na, ano ba tingin mo ang chance niya sa... Binibigyan ko naman ng, ano, ng chance, may panalo rin ko. Kasi... Malaki ang panalo? May panalo, may, hindi ko naman sinasabing malaki, pero tingin ko may panalo rin si Kabayo. Kasi minsan na ano na yun, na segundo nung ano, nung third leg duty. Kay Latrofei. Yeah. Oo, nalala ko, kaya nga sabi ko, pwede gano'n, di ba? So ngayon, parang ano siya, pag magaling ang kalaban, magaling din. Parang gano'n eh. Parang ano, pag kaya-kaya ang kalaban, overconfident. Parang ano ah, Milwaukee Bucks ah. Sa kabayan ito, ano eh, sakto lang yung dali eh. Oo, tama. Tama. Ngayon, nung nakaraan na Anwina natalo siya, pero ikaw ba after nung karerang yun, meron ka bang binigay na dyan ng mga... Kasi media tatakbuhan ngayon. First time niya tatakbuhan ng media, second time. Second time. Second time. Pero meron ka bang trako sa kanya ng, na mile o more than a mile? Before siya tumakbo, yun na segundo siya kay Cluster. Yan, may mga bigay naman ako sa kanya. O talagang magaling lang talagang nakakalaban nun yung Cluster. Oo nga. 1-12. Ano yung naging problema niya? 1-25 yata nanalo yung Cluster. 25. Nakatalo. So, iba yun. 1-25 sa mga group. Ano na yun? Treba na ng mga tataas na group. Talaga magaling lang yung Cluster. Hindi naman sinali yung Cluster. Hindi naman kung bakit. So, ano yung mga trangkol nito na naalala mo? Kumbaga, yun na yung ano ko. Kumbaga, tune-up race niya. Tapos kahapon, nagbigay lang ako ng ano, ng easy gallop sa kanya. So, yun yung pinaka, ano yan. Pampagana. Para dito sa Sabado. Ah, okay. Ano na siya, cooling down, relaxing. Ganun na lang. Conserving the energy for Sunday. Ayan. Anyway, tingin mo sa kalerang ito, sino ang makakalaban? Yung stable mate niya, na buhay-buying, maganda rin ang mga pinapakita nun sa trangko. May 43 na rin ang... 43 ang mile. So, yun ang tingin kong... Sino pa? Sila Rafkat. Ayun, si Rafkat. Kay tatay. Kay papa yan. Ito, kaawin mo ka ba? Sino naman, ano naman ang mga workout si Rafkat? Nakaraan kasi nag-barrier yan. Nakita ko kasama si ano, Latrope. Hindi, si Stolen Ola. Stolen Ola. So, para 41 ang mile nun. So, ayun na yung pinakabigay niya. Ayun. Tapos kahapon nag-ulit siya. Kahapon, I think, nung isang araw. 3 quarters lang. Hindi mo... Hindi, parang... Hindi ko kung ano preba eh. Okay. So anyway guys, ayan, salamat yung short 2 pass. Mabuhay ka. Thank you, mas lama. Ayan, good morning guys. Kasama ko, trainer.
Hindi na kayo, ikaw exercise na idol brother. No? Ako pa rin naging isang ako, siyempre. Edward Meloria. Yan. So guys, parang may nakita ako sa programa na takbo mo sa hopeful. Yes boss, si Boat Buying, pinasali na sir, tabla. Ah, minsan tumakbo yan, kampiyon ng Preba, 1-12 ah. Oo boss, siyo pinalo nun? Si Runway 10. Runway 10, ayan. Boat Buying. So medyo may buting kamayo, pero bata pa lang. Bata ko, basta 3-year-old po. Sino mga kapatid niya sa pista? Wala pa po, hindi po yata nakatakbo yung mga iba. So ngayon, siya pa lang siguro yung... Anak ba siya ni Brigan? El Canyon po yun, saka Mischief. Mischief? Mischief po. Ay, malamang anak niya ito, Mischief yung Mischief na yun. Well, anyway, to cut the long story short, pare, ano bang tingin mo sa karerang yan? Ano ba, inaasahan mo ba yung kabayo mo? Siyempre, boss. Siyempre, meron ba masasabing hindi? Ako naghahandaan, tsaka ako nagpe-prepare sa kanya talaga sa ensayo. From scratch to ano ah? Siyempre, boss, oh, yung mga ensayo niya. So, kinakapa mo talaga? Yes, boss. With, yan ba yung ensayo mo with feelings? With feeling na feeling, boss. Kasi talagang... Mainit sa ensayo? Hindi naman siya, dati boss, yung unang hindi pa siya lumalaban ng maiden, hindi pa siya nananabatos. Medyo puro hangos lang ang alam niya. Okay. So ngayon, nung nakapag-maiden siya, nag-adjust kami. Pinapasabuhay na siya, sinasabay ko na sa marami, yun, medyo kumakalma naman siya ngayon. Parang may speed siya eh. Hindi ka ba kinakaba na karera ay Emilia? Yun nga po yung naging ano namin ni Kelvin Abobo nung sinakyan niya. Kasi tinanggalan niya ng bulak dun sa laban nung kalaranaway team. Parang ano? Nag-ano siya, naghangos siya, kumaskas siya kaagad. Eh, parang napabor naman kasi si Runaway 10, mabilis. Hindi kaagad nakaporma sa kanya. Nakapitan niya kaagad. So ngayon, mahaba ang karera, milya. Kailangan niya mag-relax ngayon sa isayo. Hindi niya na pwedeng gawin yung ginawa niya nung maiden. Baka maghangos lang ulit. May bigay ka bang trust ng milya dyan? Nagbigay kami ng milya nung huli sa kanya. Kailan to? Nung last Tuesday yata. Yung muling bigay ko sa kanya nung Sabado. 3/4. Ano? 1.15. Anak ng puta. Tunay ba yan? Tunay, boss. Legit. 1.15 sa... Ano dating? Bet 5. Yes, bro. Parang tatlong bet 5. Parang gusto mo sabihin sa akin, ding-dong avanzado, tatlong bet 5 lamang. Eh, yun naman naging preba niya. Kaya sabi nung pag-anuman namin, re-relax na namin. So ngayon... Pero wala kang mahabang bigay dito. May milya-milya na yan, boss. Ano mga naging preba niya sa milya? Nung nag-milya yan, 2.26, 2.25, parang ganun. 20 na rin. Parang 42. Oo, 42, boss. Not bad. So anyway, first time mo ba sumali sa Triple Crown Series? Bilang trainer? Yes, boss. Nga, itong pagka-graduate namin, ang nahawakan ko lang kasi puro pang... Double-double. So kayo ka lang nakahawak ng pang nung... caliber? Nee, nung huli po nag-sweepstick ako kay Silver Glow, kay Mr. Gianan pa dati. Silver Glow. Eh, yeah. Quinto naman, wala namang premium yung quinto nun. Sa ngayon, ito ngayon, nung hopeful, 3-year-old, kay Hablas Table, kay Lacer. So tingin mo siya itong kalaban mo pala? Tapos lahat yun, tingin ko naman, magagaling din naman yun, halos. Pero yung talagang top 2 na mga kalaban mo? Ang nabalitaan ko lang na magaling yung rock cut, kasi yung rock cut ba yun? Kasi yun yung... Kala Jaguar, tandaan ko yung na-search ko siya. Kala Jaguar siya lumaban nung last November. Pero pare-pares na rin yan. Alam mo, ang napapansin ko ngayon, tatapad dito, parang Edward. Lahat ng kasali sa 3-year-old locally bred, hopeful, at Triple Crown. Ang preba ng magaling, 1.11, 1.12 sa 1.2, 1.25. Wala pa ako nakikita ng 1.24 sa 1.4. At lahat siya, wala pa ako nakikita ng 1.39 pa na 1.40. So lahat yan even ang chances. Anyway, good luck sa'yo. Thank you, boss. Kabuhay ka. Sana. Thank you. God bless. Ayan. Kasama ko ngayon ng isa sa mga Triple Crown trainers ng ating Millennium. Kailan ka lentong, di ba? Triple Crown. Pero this year, wala kang pa Triple Crown. Wala po. Wala. Pero may kasali ka sa balita ko sa 3-year-old locally bred. At sabi nila, hindi akong horse to beat. Kaya medyo may konti pressure. Prime billing. Prime billing. Nung ulit takbo, medyo hindi maganda tira po niya. Segunda pa siya, tersera. Yung kaila... Segunda po. Tugatog? Segunda po. Tugatog ba yun? Medyo hindi maganda ang alis nun. Oo, ayon.
So, pero ang gaganda ng prueba niyan, alam ko, isa sa tinalo niya, si Enigma 1, 1.25, 26 nung siya yung nanalo. Nanigin po. At yung si Telbel, alam ko, dikit lang din siya nakakatalo niya ni Telbel. At sabi nga nila, medyo natututo na raw kasi dati, si balita ko, parin Jojo, dati pag nasasabuyan daw yan, medyo ilag. Nagbabandito siya. Pero ngayon, matapang na lumaban. Nakukulit na ho. So, although alam naman natin, gaya ko na, yung anybody's race yung 3-year-old, dahil sa kabila, may mga gumawa ng magagandang preba, kaya nila secretary, Uno 41, tsaka at that time, apat ngayon yata ang entry doon ni Mr. Joseph Dejengo. Si Prime Billing, tingin mo ba sino ang magiging mabigat na katunggalin ni Prime Billing sa 3-year-old local event? Sino nakikita niyong nagbibigay ng sakit ng ulo kay Prime Billing? Tingin ko, isa na rin sa mga kalam ko yung Orange Bell at saka yung secretary. Si Orange Bell at si secretary. Yun nga, marami nagsasabi. Tsaka, yun ang makakalabang ko. Yun ang tingin mong... So, siyempre yung strategy mo, hindi ko na natatanong dahil siyempre, ano yan eh. Baba ka rin, pero malamang off the pace naman yan si Prime Billing. Hindi naman yan yung, ano, so kailangan lang talaga maganda breaks. Mula nung huli siya tumakbo, I think this was around March. So wala pa siya takbo ng April. Wala, binarar ko lang po siya. Kami barrier. Ano yung barrier niya? Ano, 41 milya, benching weighted at yun. Aba, parang si ano na rin, sila, Stolen Ola. At sila Rough Cut. Tinalo ko sila magkasabi ni Rapkat nung time na yun na nag-barrel sila. Ah, sila tatlo sila? Hindi, dalaw sila ni Rapkat. So mula nung barrel niya, tsaka ngayon, meron pa ba kayong bigay? Magbigay po ako ng 1-2. At 3-4, pampagana, ikakal? Halos 24 dating. 24 dating? Uno dito? Alos 1-18. Pusa lang po yun. 1-18 at 24. Technically, parang... Para ika nga, padating lang yan. Di ba? Pinabrising galaw po lang siya. Blising galaw. Anyway, ikaw naman, alam ko, sanay ka na sa mga malalaking karera dahil kayo ni Mera, wala siyong tandem niyo, ilang dekada na rin. Anyway, parin Jojo, thank you and good luck. At alam ko naman, makikita-kita tayo sa Sunday, hopefully sa trophy room. Parating ba si boss? Ewan ko, para manood. Sana manood si boss. Kasi talagang malaking pag-asa ni Prime Billing. Sana ho, yung ginawa niya, yung mga workout niya, sana gawin niya sa laban. Malaki yung potential. God. Si Paddy sa kayo, no? Opo. Swerte naman si Paddy. Nung pag hindi ako malalo, si Paddy pinasal sa kayo. God bless, parin Jojo, at mabuhay ka. Thank you sa oras, Paddy.